naging malikot yung lalaki. Yung habang tumatakbo niya, hawak-hawak ng lalaki yung daliri ng babae, napakaganda ng daliri. Sabi gano'n ng lalaki, hindi, sabi niya, kung hindi ako nagkakamali, manicurista ka siguro. Kasi halos wala nang naliligo sa ilog, yan. Wala, Yung ilog sa amin kasi yung araw sa probinsya, yung ilog na yung tabang ilog sa tabang lang. Pagka masakit ang katawan mo, maligo ka lang sa ilog at lumangoy ka lang dun eh. Abay, nawawala yung sakit ng katawan mo. Na-exercise, na o. Oh. Busog siya, dive siya. Maaga pa lang, dive siya. Nung tagal-tagal, langoy siya ng langoy. Lumubog siya, sumisid siya. Nakumpaw, nabulat siya. Tumambat sa kanya, napakalaking bulay. Kahita. Eh, sarap nun. Kahita, napakalaki. Haba. Parang bulig, ha? Bulig. Hindi na bulig yan. Bundalag na eh. Hindi na yun eh. Ang naging takbo ng isip niya, ipangihinayang. Hindi, bulig. Dalag. O, dalag. Eager na eager siyang mahuli. Kasi kung mahuhuli niya to, eh baka dalawang araw eh, ulam ng pamilya. Sa laki. Malinit lang yun. Kung uuwi naman siya, aahon siya para kumuha ng pana, baka pagbalik niya, wala na doon yung bulay. Mag-scared na. Pinawa. Naisip siya, abang, hindi siya umahon eh. Dinititigan niya kasi nakaharap sa kanya yung bulig eh. Gutom siguro. Hindi ngayon na iniisip. Parang gusto niya mahuli. Nag-isip siya ng paraan. Paano kaya gagawin ko para mahuli ko? Di, kapos na hininga niya. Mangat na siya. Tuminga siya. Paghinga niya, isang hiyan ngayon malalim na lubog ulit siya, nandun pa. Pag lubog niya gano'n, tamang-tama yung bulig eh, parang ibig ng tumakbo. Tumalikod lang pala sa kanya, tumalikod. Yung buntog nakaharap sa kanya, dati yung ulo nakaharap. Tumalikod lang sa kanya. Pero nandun, di umalis. Bumiling lang. Ang ginawa ni Gago na kaisip ng paraan kung paano. Dahan-dahan niyang idinikit yung kamay niya, ang daliri niya nung sa buntot ng bulay. Saba yung kamay niya yung nakaharol ganyan eh, nakareti eh. Bibirain eh. Noong kinalabit niya ngayon yung buntot ng bulay, naramdaman ng bulay, biglang pumahalang na yung sumarap sa buta, sinapok niya pare sa pata. Noong takana niya sa pata, sinapok niya ganyan, tulong. Hilo yung bulay, tulong. Lakas ng tirang ginawa niya. Parang suntok niya mga ipak eh, kaya. Knockout eh. Nung mahilog niya yung atimano eh. Oo, niyakap niya, nahuli niya. Ahon siya, daladala niya yung bulig. Butang na nabuhay ka. Napuruhan na yung kakita. Hilo yung bulig. Sinapok niya. Katuwa nung mga kapitbahay, pati kapitbahay na kinamang sa laki. May ilang araw lang ulam nila, gano'ng kalaki yung bulig na yun. Hindi lang pala sa buksing magaling yung ano. Kahit pa sa isda ay naman makinabang. Sinagugami yung... Sakpukin niya sa pangay. Hilo eh. Sinagugami yung bulit. Pugahan. May itlugan. Familiar ba kayo sa mga hanap buhay? Kung anong mga hanap buhay na... Yung mga simpleng hanap buhay. Mekaniko. Mekaniko. Oo, yung mga... Electrician. Oo. Yung mga kantero. Mga... Kumpero sa araw.
may talyer siya kasi pinapasukan sa bayan. Talyer. Mechanic siya. Yeah, mechanic. May malayo sa bayan yung tinitirhan niya. Dahil tubisa pa yung inuwihan niya. May araw-araw naman. Uwihan siya obligado. Araw-araw. Ano naman ang service niya? Wala. Wala, namamasero siya na. Nag-commute lang siya sa bus. Ay, available naman yung bus. Marami lang. Araw ay nalit siya ng uwi. Kasi tinapos niya ng gusto yung trabaho niya. Nakakunin. Oo. Ngayon, gabi na siya umuwi. Natiboy. Alas 6 ng dagit. Ha? Darating. Kumara siya ng bus. Sa kasamang palad naman, lahat ng parahin niya halos, ayaw siya hintuan. Unog na. Eh, rasalo kasi. Unog. Unuan eh, unuan. Ay, sir, sabi niya, pasensya na po, unog na. Ilagpas na naman. Para na naman siya. Ganoon na naman. Tagal na niyang pumapara, hindi siya masaray-saray. Maliban lang talaga doon sa huling pinara niya. Yung huling pinara niya, huminto naman sa kanya. Pero huminto yung boss, sabi ng conductor, sir, kung po pwede kayong nakatayo lang, sige po, kasi po, wala na talaga available ng kuhan. Ano nga yung boss niya, kaliwag na? Eh, papuntang probinsya, hindi ko alam kung anong probinsya yun. Provincial bus. Oh, provincial bus eh. Makapaliwag. Eh, sabing ganun sa kanya. Lalo, wala. Kung hindi AS, maliwag ka. Sabi sa kanya ng doktor, eh, sir, kung pwede ka na nakatayo, eh, sige. Kasi wala na po talaga kapuhan. Pumunta ka na. Kaya nakita nyo naman, nakatayo ako sa lahat ng mga, eh, sige. Kailangan ko ikaw po, eh. Tayo sa, hawak siya sa estribo na ganyan. Hindi nagtagal. Naupo na rin siya. Naupo na rin siya. May bumaba. May bumaba. Naupo na rin. Naupo na. Eh, ang layo nung tatakbo yung bus. Layo nung uwi. Naantok siya. May biglang pumara. Minto yung bus. Naramdaman niya, pumara eh. Minto yung bus. Nako. Pag-akyat ngayon ng pasaherong pumara pa rin, babae. Talaga. Ba'y maganda. Sexy. Eh, doon sa tapat niya nakatayo, na ganyan. Nakahawak sa stribo. Ay ang daan na tinatahak ng bus ay rough road. Nako po. Yung dagdag ay alog-alog sila ganyan. Eh sa tagal ng takbuhan, siguro itong batang babae, naramdaman niya, pagod din sa trabaho siguro yung batang babae, na nakakatulog. Napipikit yung mata, nagaganyan. Yes, palabera. Tinitingnan na ganyan kasi nakaupo siya. Yung ginawa niya yung ginawa. Tinitingnan niya ganyan. Siguro ko ngayon na, talabera. Kawawa naman ay gatong babae na to. Meron yung gato na lubak-lubak. Eh, iniisip naman niya kung siya tatayo. Iniisip naman niya kung siya tatayo. Eh, siya naman din na mahirapan. Pagod din siya sa trabaho ng kapo. Nabuo sa isip niya na, ano, sabi niya, miss, sabi niya, alam ko naman na hirap ka na rin. Tayo mo, ha? Marayo pa yung punta natin. Eh, ako naman din eh, pagod din sa mag-apong trabaho. Kaya, ano sa iyo, kung may gamit ako, nakatayo. Kung mamarapatin mo, ako ay kayo mag-u-offer sa'yo, kung okay lang sa'yo, katuhin na lang kita, kumanduma naman sa akin. Para parehas tayong, ano, di mahirapan. Ay, salamat po. Tam, sabi niyo, bayan. Salamat po, Tam. Sige po, kumandong sa kanya yung babae. Eh, di, dinapos ko sa kanya. Eh, panibasa ang putang ang daan na yun, kaaldat-aldat. Maalog-alog. Aba, putang na nararamdaman ng gagoy. Ibig-ibig magalit ng putang ina. Eh, malikot yung, naging malikot yung lalaki. Nung habang tumatakbo niya, hawak-hawak ng lalaki yung daliri ng babae. Napakaganda ng daliri. Sabing gano'n nung lalaki. Hindi, sabi niya. Kung hindi ako nagkakamali, manicurista ka siguro. Sabi gano'n, ano, hawak yung daliri. Sumagot yung mga babae. Tan, sabi niya, paano po niyo nalaman? Eh, kasi napakaganda ng daliri mo eh. Ay, gano'n po ba? Eh, Tang, sabi niyo gano'n, kung hindi naman po ako nagkakamali, siguro po mekaniko kayo. Aba, sabi niyo, paano mo nahulaan ang mekaniko ako? Eh, kasi po kang kanina-kanina pa lang pag-upo ko yung jack nyo, maalsa na eh. Nagising na! Uy, pag-upo na pag-upo ko pa lang tayo yung jack nyo, umaangat na eh. Ano kaya yung jack nyo? Ah, eh ba yun? Baka crocodile yun.